Amen! Pinagpalang araw po muli sa ating lahat at sa umaging ito po muli ako mag-share ng word ni Lord mula sa Awit chapter 119 verse 14. Ang sabi po dito, nagagalak akong sumunod sa inyong mga katuruan higit pa sa kagalakang dulot ng mga kayamanan. So amen! Napakaswerte naman ng taong may ganitong puso po ano, nagagalak na sumunod sa mga katuruan o mga utos ng Panginoon. So, sa umagang ito po, ang babasahin ko pong kwento mula sa daily devotion na to ay ang title po is Pagsunod. Sabi po dito, noong 2013, umabot sa mahigit na 85 bilyong dolyar ang kabuuan ng mga nabiling tiket ng tumaya sa loto. Sa Amerika at Canada pa lamang yun. Hindi pa kasama dito ang halaga ng mga nabiling tiket na mahigit na isang daang bansa na kung saan hindi bawal ang loto. Napakalaking pera kasi ang napapanalunan. Dahil doon, maraming tao ang naghahangad na manalo. Kapag nanalo daw sila, masusolusyonan na ang lahat ng kanilang pinoproblema sa buhay. Hindi masamang yumaman. Ang masama ay kung iisipin natin na pera ang solusyon sa lahat ng problema. May sinabi ang sumulat ng awit tungkol sa kanyang pananaw sa kayamanan. Sinabi niya, nagagalak akong sumunod sa iyong mga katuruan, higit pa sa kagalakang dulot ng mga kayamanan. At yun po yung binasa natin kanina sa Awit chapter 119 verse 14. At sabi dito, at ang inyong mga salita ay hindi ko kalilimutan. Sa chapter 119 verse 15. Para sa sumulat ng awit, maituturing na kayamanan ang pagsunod sa Diyos at ang pagsasabuhay ng kanyang mga utos. Naway mas hangarin nating sumunod sa salita ng Diyos kaysa sa hangaring manalo ng malaking pera sa alinmang palaro katulad ng sa loto. Idalangin din natin na ang idinadalangin ng sumulat ng awit na magkaroon tayo ng kakontentuhan sa puso. Amen po. At bigyan, sabi niya dito, bigyan niyo po ako ng pagnanais na sundin ang inyong mga turo at hindi sa pagnanais na yumaman. Ilayun niyo ako sa mga pagnanais ng mga bagay na walang kabuluhan at panatilihin niyo akong buhay ayon sa inyong pangako. Mababasa po yan sa Awit chapter 119 verses 36 to 37. Sabi nito, dapat ituring na kayamanan ng mga nagtitiwala kay Jesus ang pagsunod sa Diyos. At isa pang paalala, ang pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos ay may ituturing na tagumpay. So, amen po. Bakit po kaya ito sinabi? Dahil lahat po ng bagay ay kayang-kaya ng Panginoon na i-sustain, i-supply, idagdag sa panahon ng ating lubos na pagtitiwala sa Kanya. Kaya sa Kanya lang po tayo magtitiwala.